sinasabi near endemic, tas at the same time naghahanda na ilang sektor ng parang post-COVID na situation na kung paano mag-new normal or better normal. Pero at the same time, medyo tumataas yung mga kaso ngayon. Paano ba natin ito i-explain sa mga kababayan natin? Una, talagang kailangan natin gumawa ng exit plan. Kailan man yon at kung sa mga nirekomenda namin bilang mga advisors ni Sir Joey Concepcion. Mm-hmm. Sabi namin, pwede nating i-simplify eh. Gawin nating green, yellow, and red. Yung traffic light system. Oo, traffic light system. Kasi lahat ng bata ka pa lang, alam mo na, pag green, go tayo. Pag red, stop. At pag yellow, may warning. Ano man yung component nun, sa aming palagay at amin itong inirekomenda, ay gamitin natin yung average daily attack rate. Sa ngayon, ginagamit na parang low risk ng ating Department of Health ang 6. Ibig sabihin, 6 na impeksyon sa kada 100,000 mamamayan. Kasama rin doon na nirerekomenda namin yung healthcare utilization rate. Pero itong mga green na ito, nakaakibat dyan yung sinasabi nga ng ating presidente na kailangan mataas ang ating booster para meron tayong wall of immunity. Sa ngayon, pwede nating sabihin na halos 80% na ang nabakunahan ng 2 doses. Pero ang ating booster rate, napakababa, 20% lamang. Kung mayangat man natin yan, sabihin natin, 70% dun sa tinatawag ninyong optional ang mask. Isa sa mga panimula kasi na gusto nating i-enjoy yung at least sa outdoor kung saan malakas ang hangin, hindi ka nakakulob, ay pwede kang walang mask. Pero yun nga, kung konteksto nun, mataas ang booster rate, mababa ang infection rate sa buong region mo, at napakababa ng healthcare utilization. Pag na-meet natin yan, pwede natin yan maging tatanawing pag-asa eh.